ang nag-perform ng abortion always may penalty yan or may criminal liability. Ang nanay may criminal liability also pag nagbigay siya ng consent sa pag-abort ng bata. May special na batas sa mga bata to protect sa mga kabataan and of course, right ng mga kababaihan to decide sa kanilang katawan. Kasi is abortion a part of human rights ng mga kababaihan? Kasi may iba dyan, sabi, katawan ko ito! Anong pakialam ng bayan natin? Anong pakialam? May nagsasabi nga, this ay nag-viral last 2 weeks ago na katawan daw niya, wala nang pakialam ang batas, wala nang pakialam ang bayan natin. So, yun ang pag-uusapan natin. This is in relation to law on the right ng mga kababaihan. And of course, i-balance din natin yung right to life ng mga bata or yung mga fetus din. So, ano yung tinatawag na infanticide? From the word infant, bata. Ang infanticide, pag pinatay mo ang bata, ang age niya at below 3 days old or 72 hours. So, below 3 days old or 72 hours, pinatay mo ang bata, infanticide yan. Paano naman pag ang pumatay ng bata na yan is yung kanyang tatay, kanyang nanay or direct ascendant, matatawag ba yan na parricide? Hindi parricide yan, still infanticide because the basis of the law of infanticide, hindi yung relationship ng pumatay at saka yung biktima. Ang basis is the age of the child. Requirement ng batas, at least below 3 days old or below 72 hours. But may tinatawag din na mitigating circumstance. Pag ang pumatay, for example, to conceal dishonor, kasi alam mo na yung mga Pilipino, yung honor ng kababaihan is parang may pinaprotektahan sa batas. That's why may tinatawag tayong mitigating circumstance. Mitigating circumstance, mabawasan ang penalty pag ang gumagawa ng infanticide, yung nanay or yung maternal grandparents. But kung ang gumagawa ng infanticide, yung tatay, or yung paternal grandparents, walang mitigating circumstances kasi wala silang honor na pinaprotect. Ang honor na pinag-usapan natin dito to conceal this honor is only with respect to the mother, nanay ng bata, at saka yung maternal grandparents. Pero may crime po ba, kunyari, pag ang biktima ay isang fetus pa lamang? So, ano ba tinatawag na fetus? Kasi from the word fetus, may iba dyan, kahit matanda na, fetus pa rin. Oy. Kasi mama's boy. Di ba? Hindi mabubuhay na walang magulang. Fetus pa rin. Wala si mami. Wala si mami. Wala si daddy. Fetus yung pag-iisip. Yun yan. Hindi lumago. Hindi lumaki. So, pag, for example, ang biktima, fetus, is it considered infanticide? Or is it considered abortion? Iba yung infanticide, iba yung abortion. Depende. Pag ang fetus na yan or infant na yan, viable na, ibig sabihin may buhay na yan. Infanticide na yan. But kung walang buhay yung fetus na yan, kasi nasa sinapupunan pa, nag-depend pa siya yung kanyang buhay sa kanyang nanay, abortion yan. Paano naman pag hindi pa umabot ang 9 months, pinanganak na, may mga ganun eh, mga... Anong tawag doon? Mga premature babies. But ang requirement ng batas, if the child has an intrauterine life of less than 7 months, ibig sabihin, less than 7 months, mga 6 months pa lang, lumabas na siya. Tapos, pinatay ang bata. Is it considered infanticide or abortion? Sabi ng batas, if below 7 months, pinanganak na siya, tapos namatay siya or pinatay siya within 24 hours from the separation ng womb ng mama, ng mother, ang tawag doon, abortion. But after 24 hours, may buhay na yan. So, nabuhay yung bata kahit na premature, below 7 months. Pag ganun, pag nabuhay ang bata, tapos pinatay pa rin, ang tawag doon, infanticide. Kailangan natin i-consider ano yung infanticide and parricide kasi depende yan sa penalty. Pag infanticide kasi, Lala, lifetime imprisonment or reclusion perpetua ang penalty pag infanticide. Pag
abortion depende na sa sitwasyon. May dalawa namang klaseng abortion. So depende sa sitwasyon kung intentional ba yan, unintentional ba yan. So depende sa sitwasyon. But pag infanticide, automatic yan, reclusion perpetua. Bago sa mga tanong ni Lala, may tanong sa ating text line. Si Jam de la Serna, may criminal liability po ba kayo, Mark, yung taong nag-perform ng abortion? Yes. May criminal liability ang taong nag-perform ng abortion with or without the consent of a mother. Kasi may iba dyan na may abortion na pumapayag ang nanay or ang nanay mismo ang nagbayad pa sa mga abortionista para ma-abort. Iba yun. Ibig sabihin, with the consent of a mother. May ibang abortion din na hindi alam ng mother tapos pinainom ng isang tao ang nanay na isang gamot tapos abortion na pala yun. So, ibang penalty naman yan. Iba naman ang penalty pag may violence. Sinuntok ang nanay, sinampal, binugbog para mawala ang bata. Intentional abortion naman yan. So, depende sa sitwasyon kung paano nilaglag ang bata. Basta sabi ko nga,